Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay pupuri sa Panginoon muli sa umagang ito para po sa ating pong morning devotion at para po sa ating pong teksto ngayon pong umaga. Aklat po ng 1, kabanatang 6, talatang 35 hanggang 37. John chapter 6, verses 35 through 37. Okay? Sabihin po natin, "And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me, he shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you that you also have seen me and believe not. Verse 37, All that the Father given me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa biyaya mo, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat. At aking pong panalangin ang inyong pong biyaya at kapangyarihan na manguna, mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Purihin ka sa oras pong ito at aking pong inihingi ang inyong pong biyayang pag-iingat. At sa iyo ay aking pagtitiwala ang oras ito. Gamitin mong pagpapala, Panginoon, ang iyong mga salita na ipapahayag. At ikaw, Panginoong Diyos, ang aking inihiling na lumukob na iyong kapangyarihan. Takpan mo kami ng banal mong dugo, Panginoon. Aking pong dalangin sa inyo na ikaw po ang aming mabigyang kapurihan, maluwalhati at maitaas. Salamat po sa inyo at pong aking panalangin. Ang pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Okay, at sa umaga pong ito ay ating pong mapag-usapan ang life satisfaction, kasapatan po ng buhay. At sa mga talata pong ito na ating pong binanggit ay tinuon ano po ang bahagi ito sa talagang pangangailangan ano po natin bilang tao. At dito po ay ang sabi po dito, I am the bread of life. Now, lahat po tayo, okay, actually, literally speaking, ay nangailangan po tayo ng tinapay. At ito po ay ating maging kalakasan, pagkain, no, ng ating katawan. At ito po ang nagbibigay ng lakas, no, nagsusustento sa mga bahagi na kaya po tayo nakakapagawa, trabaho. Ay kailangan po natin kumain, ano. Now, in the same token, kung ito po ay nagbibigay ng lakas sa ating pangatawan, ay meron din po naman tayong isang bagay sa ating buhay na kailangan din po nating bigyan ng lakas at pangalagaan. Now, ito po ang ating pong kaluluwa, ano po. Sa atin po ay hindi ito ang kailangan natin para mapalakas ang ating kaluluwa, yung tinapay na literal, kundi po yung tinapay ng buhay na sinasabi po ano po ng ating Panginoon na I am the bread of life, he that cometh to me shall never hunger, and he that believeth in me shall never thirst. So kung sa tinapay po na ating pong literal na tunay na makain, eh alam nyo, pag kumain tayo ng tinapay ngayon sa umaga, ay mamaya medyo nagugutom na naman tayo, no? So kakain na naman tayo. At pag nakakain tayo sa bandang tanghali, ay mangangailangan na naman tayo, kakain na naman tayo. So ibig sabihin, ito pong tinapay na literal na sinasabi natin, ay nagbibigay ng kapusugan pero nagbibigay din naman ano, maya-maya na hinahanap natin at nagugutom din tayo. So ibig sabihin, hindi ho napupunuan. Okay? Ang ating pong tinatawag na kapusugan sa ating pong buhay. But on the other hand, ito pong ating tinapay na binabanggit na sinabi ng Panginoon ay siya po ang tinapay ng buhay. At sino man ang ika nga ay lumapit ano po sa ating Panginoon. Sabi niya, he that cometh to me shall never hunger. Hindi na po muli pa magugutom. At
pag pinaniwalaan po natin, pinanampalatayan natin, ay hindi po tayo mauuhaw. Siya rin po yung tinatawag natin, sinasabi nga, the living water. Ano? But in this case, ano, tayo po bilang tao ay nangangailangan po ng tunay na kasaya. Hinahanap natin, no, ang kasapatan sa buhay. And unfortunately, yung pong kasapatan nito sa buhay nito, hindi ho natin nakikita o nakukuha sa sanlibutan ito, no, tanging sa Panginoon lang. So dito po makita po natin ang kahalagahan, no, ng bahagi na sinasabi po ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay at sino man ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. So una po sa lahat, makita po natin dito, siya na kapag tayo po ay tunay na sumampalataya, tunay na nagtiwala ano ho sa ating Panginoon, God will give us the contentment in life. Kasapatan, no? Naroroon po ang kasapang, anuman po ang ating pong maangkin o anuman ang meron tayo sa buhay natin dito, as long na ang Panginoon ano ay nandoon po ano sa atin, siya ang nagbibigay ng kasapatan. Okay? Sapat na siya lamang ang ating pong tunay na ika nga ay maangkin o talagang nahanda sa ating buhay, ang gumabay at manguna, eh lahat pong ito, ano, na anuman ang meron tayo, masasapatan tayo. Kung anuman yung ibinigay ng Panginoon, sabi nga, ay napagkain, as long as we are thanking God for those food, pinasalamatan natin, pinapanalangin natin, eh sapat po yun. No? Ano man ang meron tayong mga bagay sa sanlibutan ito, as long as we are giving it to the Lord or trusting God, ano, na ito po ay talagang ang Panginoong pong Diyos natin ang nagkaloob, ano, eh sapat po ito. No? Yung pong pabahagi ng ating pong hinahanap na kasapatan, siya po magbibigay. He will never, okay, sabi nga niya, hindi ho tayo pagkukulangin, no? Ang Panginoong Diyos, nagkakaloob siya. Ano po, yun po yung sinasabi niya. So not only, hindi lamang po ito nagbibigay ng contentment sa atin, no? Nang sinasabi niya, you will never thirst again, o hindi tayo magugutom na, ano? Pangalawa, hindi lang yung kasapatan, kundi nagbibigay po ito ng talagang confident or comfort, no? Binibigyan tayo ng comfort ng Panginoon. At yung buhay natin, maguluman o mayroong mga problema, eh pagka nandoon po, nagtiwala tayo sa Panginoong Diyos, eh meron po tayong comfort. May kumpiyansa tayo na the Lord will be with us, will guide and help us, will provide ano, every needs. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs. No? He is the only one who gives us the peace that passeth all understanding. In Philippians chapter 4, verses 6, ano, nandoon po, 6 and 7, ano, 4 to 6, actually, ano, biyaya ng Panginoon. And then thirdly, not only the confidence, okay, not only the contentment, but it says here, we will be giving conversion. The conversion, ano, ng Panginoong Diyos. At sabi doon sa 37 ng chapter 6 na ito, sino man ang lalapit sa Kanya, I will in no wise cast out. Hindi tayo itataboy ng Panginoon. Mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, si Kristo, pag lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, at tinanggap natin siya sa ating puso, hindi tayo itataboy ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ano? Lalapit po natin ang ating buhay sa Kanya, and God will give us the real contentment in life, the real confidence, and the real conversion in life. Okay? Manalangin po tayo. Purihin po ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo. Biyaya mo, Panginoon, na patuloy binigay at pinagkakaloob sa amin. Agin pong dalangin sa sandaling ito, Ama, ang iyo pong pangunguna, pag-iingat, pagkakaloob mo ng kasapatan sa buhay na aming hinahanap, hindi po namin makuha, makita sa sanlibutan ito. Alam po namin tanging sa iyo lang, Panginoong Diyos. And God, I pray sa may mga taong ito na hindi pa nakilala sa inyo, pangunahan mo po sila, kausapin at ingatan. Amin po mga kapatiran, Panginoong Diyos, patuloy mong biyaan ng pag-ibig mo at kasapatan ng kanilang hinahanap sa buhay. Salamat po sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.
Magandang umaga po at sana po ay napagpala kayo ng salita ng ating Panginoon.